Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Ngayong umagang ito, isi-share ko sa inyo ang isang napakasimpleng tipid ulam recipe. Alam naman natin ngayon, ano ngayong sitwasyon natin ngayon na hindi tayo madaling makalabas at bumili ng pagkain. So, kung ano yung mga nasa bahay natin na available, kailangan lang natin i-improvise ng konti into more nutritious food. Halimbawa, may dilata tayong, dagdagan lang natin ito ng mga gulay para mas maging masustansya. So, itong aking recipe na i-share sa inyo today is napakasimple. Sardinas lang at repolyo ang isang cup ng ating recipe. Pero, pwede nang pantawid ng isang ulaman ng isang buong pamilya. So guys, kung gusto nyo malaman at gusto nyo makita ang aking recipe, just keep on watching. So dito, maglalagay lang tayo ng konting mantika, panggisa natin sa ating mga sangkap. Konti lang. Ayan, dahil nagtitipid tayo, kailangan konti rin yung ingredients na ilagay natin. Pero hindi ibig sabihin na pagkaunti, eh hindi na masarap. Ayan. Sabi nila maganda to parang pamboost ng ating immune system yung bawang. So, kahit medyo nagtitipid tayo, kung kailangan, kung pwede naman tayong mag-provide ng bawang for our food these days, so, lagyan natin guys. Wala namang mawawala sa atin eh kung ano, kung makinig tayo dun sa mga sinasabi nila as long as alam naman natin na hindi makakasama sa atin. So, ayan. Pwede na natin ilagay yung sibuyas. Bali, kalahating kamatis lang yung nilagay ko kasi yung ating sardines is in tomato sauce. So, kunti na lang para hindi masyadong maasim. Lagay na rin natin yung ating sardines. Yan. Dito pa lang, lalagyan ko na siya ng pampalasa yung ating magic at konting asin. Sold na. Kahit asin lang, kung walang magic, pwede na rin. Ayan. Tapos guys, lalagyan ko to siya ng konting tubig. Para, intended to para sa mga chikiting natin. Kasi alam naman natin yung mga ibang bata, gusto nang may sabaw. O, diba? Priority natin ngayon yung mga bata kasi sila yung hindi masyadong nakakaintindi ng sitwasyon. Yung lagay ng sardinas, lalagyan ko ng water. Ayan. Sayang pa yung... Ngayon, kailangan natin magtipid. Kaya, ayan. At, lalagay ko na. Hintayin lang natin siyang kumulo ng konti. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating repolyo.
lagay na natin yung repolyo natin. Ayan. Kung gusto nyo mas maraming sabaw, guys, pwede nyo lagyan ng mas maraming sabaw. Ayan. Dagdagan ko ng konting tubig. Tapos, hintayin lang natin siyang maluto yung repolyo at pwede nang iserve. Isang ulaman na rin to ng isang pamilya. Pwede na to sa apat na tao, dalawang mag-asawa at dalawang bata. Pwede na. Luto na to, guys. Dalawang minuto lang. Luto na. Bukod sa masustansya, mura, napakadali pang lutuin. Kaya ngayong panahon ng pagtitipid, ito yung isa sa mga pwede ninyong gawin, alternative na pwedeng gawin sa mga binibigay ng natulong sa atin ng government natin, yung mga dilata na na binibigay nila. Improvise lang natin ng konti para mas maging masustansya. Ayan. Huwag nating i-overcook yung ating ating repolyo para mas masarap. So guys, ito na yung ating final recipe, ang ating ginisang sardinas at repolyo. Sana guys, nabigyan ko kayo ng tip ngayong panahon ng pagtitipid natin. So kung nag-enjoy kayo sa ating recipe today, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click that notification bell para every time may bago tayong recipe at video ay ma-update kayo. Thank you so much guys for watching and God bless you all.